Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit, at nagkakagayon nga. Mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa't sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa natin dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Biyernes na naman, araw ng debosyon, araw ng ating pagtitipon at higit sa lahat, araw ng ating Panginoon. Kaya bigyan natin ng papuri, pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tayong mga tao ay magaling magbasa ng mga pananda, lalong-lalo na sa antas nating panglupa. Sa unang tingin pa lang ay nawawari na natin ang mga bagay-bagay. Tumingin ka lang sa langit, sabi nga ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo, may mga taong alam na kagad, uulan. O magiging maaraw ngayon, mahusay magbasa ng mga pananda. Siguro sa mga magulang dito, unang tingin nyo pa lang, kanina siguro, pagtingin nyo sa anak nyo, alam nyo kagad kung matamlay. Alam nyo kagad pag nakita nyo yung kapwa nyo, mukhang gutom. Diba? Kahit minsan malusog na itsura niya, tingin mo pa rin, basa mo pa rin, mukhang gutom tong taong to. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang gutom na siya, no? Kaya mamaya, baka biglang matumba, nahihilo na, dahil gutom na. Dahil kahapon pa, baka hindi pa kumakain, no? Pero namang mukhang busog na kagad, no? Nakangiti na, no? Meron din sa tingin mo pa lang, mukhang walang pera. Kaya nandito, siguro ngayon sa Quiapo, nagnonobena, nagsisimba, kasi walang pera. Tingnan nyo nga, mukha bang walang pera yung katabi nyo? Meron naman, nandito ngayon sa Quiapo kasi naghahanap ng pera. Oh, ingatan nyo yung mga wallet nyo. Ha? Ingatan nyo yung mga bag nyo. Pero magaling tayong magbasa ng ganoon. Siguro yung kaibigan mo sa opisina, barkada mo, pag nakita mo kagad, may problema ka ba, pare? Paano mo naman nasabi, eh, kitang-kita ko kagad eh. Ibang-iba yung galaw mo ngayong araw na ito. Dati-rati, masigla ka. Dati-rati, palabiru ka. Pero ngayon, parang lalamya-lamya ka. May problema ka ba? Di ba ganun tayo?
Minsan nga nagugulat ako, may mga taong lalapit sa akin pagkatapos ng misa, sabihin, Father, siguro may problema ka, no? Digo, paano yun? Iba, nakikita ko iba yung pag ngayong misa mo ngayon. Parang iba yung pagmuestra mo, iba yung itsura mo. At minsan na nabibigla ako kasi minsan tama, no? Alam nilang napapansin ng mga tao na meron kang iniisip o meron bumabagabag sa'yo. Pero ang hamon sa atin ni Jesus Sareno, sana kung gaano tayo kagaling makiramdam, kung gaano tayo kagaling magbasa ng mga pananda ng lupa, sana ganun din katalas ang ating panamdam at pagbasa sa mga espiritual na bagay. Ito yung hamon at paanyaya sa atin. At sana nga po mga kapatid, kung gaano tayo kadalas magsimba, magnobena, magdasal, makatulong ito upang lalong maging matalas ang ating kamalayan. Sapagkat laging may panandang ipinapadala si Jesus Nazareno sa ating buhay. Meron tayong kasabihan sa mga Pilipino, no? Ako, mabuting kaibigan, masamang kaaway. Di ba, no? Di ba? Nasabi nyo ba yan sa ibang tao? Alam mo, ha? Ako, mabuting kaibigan, pero masamang kaaway. Pero alam nyo, ang salita ng Diyos, at kahit si Jesus Nazareno, pwede niya sabihin, ako, mabuting kaaway. Paano naging mabuting kaaway ang Diyos? Kasi alam nyo, minsan ng Diyos, para tayong inaaway. At ginagawa niya ito sa pag-uusig at paggabay at pagwawastos sa atin. Ang mabuting kaibigan din nagwawasto. Pero ang Diyos, no, kaya sabi ni Jesus Nazareno, bago kayo pumunta sa hukom, makipag-ayos ka na. Ganun ang salita ng Diyos, ganun ang mga pananda ng Diyos. Ipinapaalala sa atin, pakiramdam natin minsan, inaaway tayo ng Diyos kasi parang hindi siya sang-ayon sa ibang ginagawa natin. Kaya minsan, nakukonsyensya tayo. Parang kinukurot ang ating puso. Sabi nga minsan nung isang matandang pari, minsan nga ang Diyos para tayong binabatukan. Kasi gusto ng Diyos, magising ka. Magising ka dyan sa masamang umiiral sa buhay mo. Niyayanig tayo minsan ng Diyos. Siguro nga, baka iba sa atin, may mga pagsubok na pinagdaraanan. Pero minsan yun ang nagiging pamamaraan, pinapayagan ng Diyos para tayo magising, para tayo matauhan, para ating mapagtanto, masama yung ginagawa mo, nakakasira yan sa kaluluwa mo. Makakasira yan sa pamilya nyo, sa inyong mag-asawa. Siguro nga, masaya, makakaginhawa, pero di kalaunan yan. Yan ang sisira sa kaligtasang nais ibigay ni Jesus Nazareno. Maraming mga pananda din ang ipinapadala ng Diyos. Siguro nga ngayon, sa nagsisimba ngayon, naririnig mo sa mga pangangaral ng mga pari, sa mga sinasabi ng pagbasa, iwinawasto ka ng Diyos. Huwag mong isara yung puso mo. Nakita mo siguro, may ilaw dyan sa kumpisyonaryo at nakita mo may mga taong nangungumpisal, nagbabalik loob sa Diyos. Parang kinukurot ang puso mo kasi 20 taong ka nang hindi nangungumpisal. Panandaya na pinapadala sa iyo ngayon ng Diyos.
Hindi mo siguro gustong talagang magsimba rito ngayon. Naaya ka lang. Tapos narinig mo ngayon sa misa. Maging tapat ka sa asawa mo. Maging responsable ka sa anak mo. Magsabi ka ng totoo. Matuto kang magpatawad. Ang dami palang pinapadalang pananda ng Diyos. Pero hindi natin mabasa. Hindi natin matanggap. Sayang, sabi ni Jesus Sereno, ang galing-galing nating magbasa ng mga pananda dito sa lupa. Alam mo kung may asakit na yung anak mo. Pero may mga pananda na nakita mo yung anak mo, hindi na nagsisimba. Yung anak mo ngayon, dati binibigyan mo ng rosaryo. Ngayon, napansin mo, iniiwan na lang yung rosaryo doon sa bahay. Tapos magugulat ka na lang isang araw, ay, yung anak ko po, Father, hindi na katoliko, nag-ibang sekta na. May mga pananda na, pero hindi mo napapansin. Ito yung ipagdasal natin na maging matalas din tayo sa pananda. Hindi na kayo nagsasama-samang kumain bilang isang pamilya. Hindi na kayo nagdadasal sama-sama bilang isang pamilya. Tapos magugulat ka, nag-aaway-away na mga anak ko. Naghiwalay kami ng mag-asawa. May mga pananda na, mga kapatid, na ipinapadala sa atin. Sana, sana, makatulong yung ating pagsisimba at pagdulog sa Poong Hesus Nazareno. At baka sabihin naman ng Poong Hesus Nazareno, hindi naman ako nagkulang sa iyo. Nagpapadala ako, hindi mo lang nararamdaman. Hindi mo lang binubukas ang puso mo. Masyado ka lang abala sa maraming bagay. Hindi mo nawari yung mga nagbabadyang babala. At pag nagbabala ang Panginoon, mga kapatid, hindi siya nananakot. Hindi siya nagpapahirap. Kaya siya nagbababala. Dahil mahal niya tayo. Gusto niya tayong matama agad. Kaya nga, sabi ni Jesus Sereno, huwag mo nang hintayin na dumating ka sa hukuman. Dahil pagdating doon, ipabibilanggo ka at babayaran mo ang lahat hanggang sa kahuli-hulihang sentimo. Huwag na natin hintayin yun. Ngayon pa lang, tumugon na tayo sa panawagan niya. At lahat tayo, kasama po ako, merong gustong iparamdam, itama, at iwasto sa atin upang lubos natin matanggap ang kanyang pagpapala. Sayang, mga kapatid, kung ang pagpapala ay ibibigay sa atin nang hindi tayo malinis at hindi tayo handa. Tuwing Webes, meron tayong I Thursday, no? At si Father Hans ang nangunguna doon. Sabi nga niya, pag tayo nagpapakain, gusto natin malinis, maayos. Kung bibigyan ko kayo ng pagkain sa maruming plato, kakainin niyo ba yon? Kung bibigyan ko kayo ng kahit mamahaling inumin, pero napansin niyo yung baso sa ilalim, maitim, may dumi, tatanggapin niyo ba yon? Hindi. Kasi kahit gaano kaganda yung pagkain, kahit gaano kalinis yung inumin, pero kung ang sisidlan ay marumi, sayang. Ganun din, umaapaw ang biyaya ng Poong Nazareno. Pero sana linisin din natin ang ating puso para pagbuhos ng kanyang biyaya, lubos-lubos ang ating pagtanggap. Hindi ito masasayang, bagkos makatutulong lalo, hindi lang sa kaginhawahan dito sa lupa, kundi kaginhawahan patungong langit. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, ipagdasal po natin. Kung parang minsan inaaway tayo ng Diyos kasi hindi siya sumasang-ayon
sa mga nangyayari. Isipin natin lagi, ito'y dahil gusto niya ang mas makabubuti sa atin. Nagpapadala siya ng mga pananda para itama tayo, para dalisayin tayo, para igabay tayo sa tamang landas upang wag na nating hintayin pa ang paghuhukom at paghahatol. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito na naman po kami. Binubuksan namin ang aming puso sapagkat alam namin umaagos ngayon ang iyong pag-ibig, biyaya, awa, himala at kabutihan. Maging handa nawa kami sa mga panandang ipinapadala niyo sa amin, mga tanda ng pagwasto, pag-akay at paggabay, lalo na para sa aming kaligtasan. Patawad po kung minsan matigas ang aming puso, kung minsan sarado ang aming isipan, iginigiit pa rin namin ang masamang nais namin. Kaya naman tuloy, lalo kaming napapahamak at panandalian lamang ang kaginawahang aming tinatanggap. Mahal na pong Jesus Nazareno, akayin niyo po kami at kung kinakailangan, paalalahanan niyo po kami para magsisi kami, magbalik loob kami at magbagong buhay kami upang sa gayoy maging handang-handa kami sa nag-uumapaw mong biyaya at himala. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan mo po kami, basbasan mo po kami. Amen. Amen.